Hello mga boss. So meron na naman tayong gagawin ngayon sa CRT TV ng brand, ayan, Samsung. So itong TV na to mga boss, ito yung last upload ko na basag yung kanyang tube, tapos shorted yung kanyang horizontal transistor at yung kanyang vertical IC. Tapos meron din tayong pinalitan ng dalawang capacitor. So kung napanood nyo yung last video ko, bale, itong TV na to mga boss, yun din yun. Ayan, kung titignan nyo dito sa screen, bale, yan yung inayos natin mga boss na last video. So ngayon, bale, gagawin natin ulit yan kasi meron pa akong nakita ng isa pang problema dito sa TV na to. Hindi pa kasi ginawa mga boss, kaya nung nakita ko yung isa pang problema dito sa TV na to, naisipan ko na gawan din ng video para yun na nga, may share ko rin sa mga beginners dyan kung paano ayusin yung nakita kong isa pang problema dito sa TV na to. So bago natin simulan yung video mga boss, itatry na muna natin tong TV para makita nyo yung sinasabi kong problema na isa pa dito sa TV na to. Ayan mga boss, saksak ko lang. Bale, naka-power on na tong kanyang main switch, so hintayin lang natin. So pansinin nyo mabuti yung display nitong TV mga boss. Makikita nyo kung ano pa yung isa pang problema nitong TV. So hintayin lang natin. Ayan, kung titignan nyo, meron naman siyang display. Normal naman yung kanyang kulay. Kaso mga boss, bale, ito pa yung isang problema dito sa TV na to. So papansinin nyo. So kung titignan nyo mga boss, ito pa yung isa pang problema na sinasabi ko dito sa TV na to. Ayan, yung kanyang vertical height, so hindi normal. Humaba yung kanyang display dito sa kanyang vertical. Ayan, kung papansinin natin yung GMA logo, so hindi na nakalitaw dito sa display. So yan pa yung isang problema dito sa TV. Pero kung hindi naman maselan yung may-ari dito mga boss, wala nang problema yan. Hindi naman papansinin yan. Kaso gusto ko lang i-share sa inyong mga beginners kung paano ayusin yung ganitong problema dito sa mga CRT TV. So bago natin simulan yung pag-repair dito mga boss, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag nyo naman sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin yung notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin mga boss, ma-notify kayo. So ayan mga boss, bale, ang gagawin natin dito, so hindi na tayo magta-troubleshooting pa dito sa kanyang mainboard. So ang gagawin natin dito, bale, i-repair natin tong TV na to gamit yung kanyang remote. So madaling salita, bale, bubuksan natin yung service mode nitong TV para ma-repair natin yung problema nitong TV. So pwede rin naman na mag-repair dito sa kanyang board. Pwede rin naman sa service mode. So depende na lang sa inyo kung anong gusto nyo mga boss. Pero at this time mga boss, ang gagawin natin dito na pag-repair dito sa TV na to, yun na nga, service mode. So sa mga beginners dyan, panoorin nyo mabuti itong video. In case man na meron kayo may encounter na ganitong problema, alam nyo ang gagawin nyo. So kahit na hindi na tayo mag-troubleshooting dito sa inyong mainboard, sa pamamagitan lang ng service mode, marirepair natin itong TV na to. So simulan na natin mga boss. Bale, unang gagawin natin dito, dahil yung remote nitong TV na to ay wala na, so gagamit lang tayo ng universal remote, ayan, na brand ay Chunglap. So yan yung gagamitin natin remote para mabuksan natin yung service mode nitong TV na to. Ayan. So sa mga beginners dyan, take note. So itong remote na to mga boss, hindi natin pwedeng gamitin to kung hindi pa nakaset dito sa TV. So siguruduhin nyo munang dapat yung remote na to mga boss nakaset dito sa TV. So ayan, titignan nyo, bale, pinower on ko tong TV. So, hintayin lang natin. Ayan. So, napansin nyo, nag-on na tong TV. Ayan mga boss, kung papansinin nyo, ganun pa rin. Maaba pa rin yung display nitong TV. Ayan. Ngayon mga boss,
So, balik tayo dito sa remote. Wait lang. Ayan. So, dapat itong remote na to, dapat nakaset na dito sa TV. So, try natin. Ayan. So, try na muna natin. Ayan, kung titignan nyo, nagpa-function naman tong remote dito sa TV. Ayan. So, dapat siguruduin na muna natin nakaset tong remote dito sa TV. Ayan, napapansin nyo mo, boss, bale, nakaset tong remote dito sa TV, nagpa-function tong remote. Ngayon, kapag nagpa-function na yung remote dito sa TV, nakaset na mo, boss. So, power off lang natin tong TV, ayan. Ngayon, para mabuksan natin yung service mode nitong TV, gagawin lang natin. So, pansinin nyo mabuti mga boss. Ayan, naka-standby yung TV. So, naka-ilaw yung kanyang indicator. Dapat naka-standby yung TV mga boss. Ngayon, kapag naka-standby yung TV, so, sunod na gagawin natin, i-press lang natin tong mute. Bale, ito yung mute. Ayan, mute. Tapos, 1, 8, 2, power. So, hintayin natin. Tignan natin kung magpa-power on tong TV. Ayun. So, papasinin nyo mo, boss. Ayan. Bale, nabuksan na natin yung service mode nitong TV. Ayan mo, boss. Kung papasinin nyo, talagang mahaba yung display nitong TV. Ayan, no? So, balik tayo mo, boss. Ngayon, after natin mabuksan yung service mode nitong TV, so sunod na gagawin lang natin, ayan, bale, nakaset tong service mode dito sa adjust. So, i-press lang natin yung volume plus dito sa remote. Volume plus, ayan. So, kung napansin nyo mga boss, pagkatapos natin pindutin yung volume plus dito sa remote, so, ganyan yung lumabas dito sa display. So, lahat yan mga boss, yan bale yung setup dito sa service mode. Ngayon mga boss, hindi naman lahat yan ay gagalawin natin. Bale, gagalawin lang natin dito yung BA, BSL, or BS. So, napil lang natin dyan kung alin yung setup para dito sa anyang vertical height. So, para maselect naman natin yan, para maibaba natin yung setup, so, pindutin lang natin yung channel down. Ayan, napapansin nyo mga boss, nagsiselect siya pag pinipindot natin yung channel. Either channel up or channel down. Ngayon, set natin dito sa BA. So, try na muna natin dyan. Ngayon, press lang natin yung volume. Volume plus. Tignan natin. Ayun. So, napansin ninyo mo, boss. Pumunta sa BA ngayon. Adjust natin. Ganon din, volume plus or volume minus. So, pansin ninyo. Lalong tumaas nung pinlas natin yung kanyang BA. So, gawin lang natin, babaan lang natin. Ayun. So, napansin nyo mga boss, ayan, no? So, nakita nyo mga boss, binabaan ko yung kanyang BA. Lumitaw na yung kanyang logo. Ayan, GMA at itong parental guidance. So, sa setup na BA17, tama na yan mga boss. So, depende na lang sa inyo. Pwede yung gawin 18, 19. Pero dito sa 17, okay na yan. Tama na yung kanyang display. Pero dito sa ibaba, kung papansin ninyo, meron siyang may team. So, kailangan din natin i-adjust yan. So, punta naman tayo dito sa BSL. Channel down. Tapos, ayan, BSL. Volume plus naman, ayan. So, wait lang. Ayan, mga boss. So, BSL. Ngayon, kapag ipa-plus natin yan, matatanggal yung itim dito sa ibaba. Kung ima-minus naman natin yan, tataas yung kulay team dito sa ibaba. Ayan, 36 siya mga boss. Ngayon, gawin natin, i-plus natin. Volume plus. Ayan, papansinin nyo, kapag pina-plus ko yung BSL, nawawala yung kulay black dito sa ibaba nitong TV. So, sa 46, 45, okay na yan, ayan. So, ayan mga boss. Normal na yung kanyang display dito sa itaas, ganun din dito sa ibaba. Ngayon, after natin ma-setup tong kanyang service mode dito sa vertical light, so press lang natin yung menu, babalik yan, ayan. Kung papansin niyo rin to mga boss, normal na, kanina nasa itaas yan,
Ngayon mga boss, para ma-save natin yan, power off lang natin dito sa main switch. Ayan. Tapos, bunutin natin yung kanyang power cord. Ayan. Tapos, saksak natin ulit. Power on. So, tignan natin kung nag-save ba yung ginawa natin dito sa service mode. Ayun. So, papasinin nyo mga boss, nag-save yung ginawa natin. So, sa pag-save mga boss, ganun lang yung gawin nyo. Power off lang natin dito sa main switch, dito sa TV. Tapos, bunutin lang natin yung power cord. So, kahit hindi na yung power cord mga boss, kahit dito lang sa main switch, okay na yon. So, sana sa mga beginners dyan, meron kayo natutunan dito sa ating video. Lalo na sa mga ganitong issue. So, hanggang dito na lang itong ating video. Sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe at pag-pindot na rin yung notification bell para sa susunod na upload natin, ma-notify kayo. Maraming salamat mga boss!